nga, as it's as Pai said, you have now the freedom to enjoy everything. Kasi marami akong tita or my age who started their own business and they have the financial means like to enjoy their life more, di ba? E kung gusto nila magpaayos ng mukha, papaayos sila ng mukha. Kung gusto nila mag-travel, magta-travel sila. You have all the choices in the world out there for you. Yun yung ano ng mga tita ngayon niyo. Because they've accepted themselves at a certain ano nga na status na gano'n na sila. Ang ganda na sinabi kanina na pagkala nila pag tita ka na hindi ka na pwedeng magkamali. Yes. No? Tama. Kaya tuloy ka na. Kamali ka pa din, di ba? So you never cease to learn. Correct. Miss Mai na medyo nalilinya lately sa mga ano? Titahin. That titas are desperate. Titas are not desperate, di ba? Patutin sa love them. I thank you. Yun lang ako, one word lang, desperate. Diba? Why not? We're not desperate. Sa lahat ng bagay to, hindi lang sa love life, sa sex life, sa buhay, sa career, sa asawa mo. No, we have choices and we can choose and we are capable of pursuing whatever it is that we want to do. We are not locked in one kahon. Mm-hmm. Tatalino nila, no? Direct misconception bilang creator ka nito. Misconception that actors of their age can only play mother roles or support. But again, as I told earlier, mas rich yung kwento ng mga titas, mas rich yung characters nila. Kasi imagine you're midlife, you're in your 45 years of your life, and then meron ka pang madidiscover na may kaya ka pa palang gawin, o eto pala yung another facet of your life na gusto mong i-pursue. Diba? Parang that is so amazing, and hindi yun na experience nung nag-cheat yung boyfriend ko. Parang yun lang yung nag-cheat yung asawa. Ibang level na yun, di ba? As opposed to dun sa yung boyfriend, girlfriend, yun pa lang yung mga problema. Ito, mas malalim eh. Mas rich yung mga pwedeng ma-experience at pwede pang maikwento. So, ito ay hindi nagtatapos dito sa season 1. Mm-hmm. Wow. Sabi ko. Are you good? Taga lifestyle? To add, are there stereotypes or ideas that you do find to be true about titas? Well, at least sa amin, ngayon, nasa stage kami na maaga kaming antukin. Yeah, and then kaming gusto na namin umuwi ka agad, hindi na yung katulad ng dati, mag-uumpisa yung party, yayaan ng party. Ang sama ng tingin sa akin ni Payo. Noong Sabado. Paano, kamusta? Anong oras? Wow, so, masaya yun. Tapos yung premiere ko. Masaya naman yun. Wait, ba naman yun? We were celebrating then. But no, we would rather start our gatherings now or get-togethers at lunchtime. Or brunch. Brunch na, mag-umpisa pa lang para magawa pa namin yung iba naming mga responsibilities. I think it holds true pa rin. Yeah. And yung mga, sa akin yung hot flashes. totoo sa akin ngayon yun eh. Kaya ka ba nakatartan eh? Oo, parang gaganon lang ako. Init, gaganon lang. Buong araw. Okay. Totoo yun sa akin ngayon. Kaya the idea of the hormones and imbalance, biological. So yun, totoo yun. Tsaka yung sakit ng mga katawan, kailangan na namang linimen! Okay, sasagot pa Miss LB. 11 years akong nag-hot flashes. 11 years na, so hindi pa rin siya nagagamot. So yan, yung mga hormonal imbalance na yan, and bio-identical hormonal replacement there. BHRT doctor ba ito? Oo, 4 years ako nag-BHRT doctor, bio-identical hormonal replacement therapy. Lahat ng sinasabi nyo, habang tumatanda ka, kahit nagpapa-blood chem ka, kahit
tama naman yung kinakain mo, pero biglang yan. Alam mo, totoo yan. Tumataas ang mga lahat-lahat ng mga bagay-bagay, sugar, cholesterol, mga, yun. Yun yung mga inaabang-abangan namin. Yearly, kailangan na pag nag-start ka ng ano mo, imbalance mo, hormonal imbalance mo, yearly kailangan nagpapacheck ka na talaga. Yun yung mga nakatutok when you're a tita. And these are stories that we need to partake and address, especially sa mga millennials, sa mga bagets ngayon na parang yung nag-iisip. Yung mga bagets na yung parang oh my God, she's such a tita. Parang ganon, parang nagiging kasi yung stigma about tita na parang matanda, ganon, parang girl, darating ka dito and sana pag dumating ka dito, kasing gorgeous ka nila. Yes. Kasing achiever ka nila, yung diba? Ganon eh. Diba? So parang, oo nga, no? sana ganon din yung pinapakita rin namin dito eh, na ito yung mga problema namin ngayon, netong mga titang to. And it's about women empowerment. How are we going to empower women about all these stigmas on being on the middle age? So, yan yeah, Miss Pai. Hindi, isang mahirap din kasi pag tita ka na, kasi lalo na kami, di ba, yung pusong bata. Hindi, I mean, you know, we feel ya. So kayo bigyan ko? Ha? Hindi! You know what I'm saying is, di ba we feel... Okay, sorry. Oh, di ba? Come on! Kasi di ba, we feel young. Yes, of course! Aminan, di ba? We feel young, our spirit is young. Yes. Di ba? Tapos we feel empowered, di ba? So akala namin, ang dami-dami namin pa pwedeng gawin. Kaso, minsan nauunahan ng isip. Tapos, so let's say, hindi kasi, di ba, let's say, aakyat ka ng cabinet. Di ba? Kasi naglilikwit ka ng mga benches. Kailan pa inaakyat ang cabinet? Hindi. No, this is real. Di ba? Okay, I'll make it simpler. Let's say, pupulot ka ng isang papel. Hindi, di ba? Akala mo bata ka. So, pag pinulot mo, ganun ka. Ano pa, di ba? Pag tita ka, kailangan medyo mag-bend ka. Tapos pipikapin mo. Kasi kung hindi, mag-crack. Alam mo, totoo. Hindi, di ba? So, hindi kasi, di ba? So, totoo naman, di ba? Hindi, di ba? Tapos yun nga, pag umaakyat ka ng cabinet, mag-aayos ka ng mga bedsheets mo, di ba? Akala mo, batang-bata ka. O kaya maglalaro ka ng tennis. Ako, ng sports. Diba? Akala mo, batang-bata ka. Tapos maya-maya, in the middle of the game, aray, mababakanong ka. Kasi iba na. So, laging sinasabi ng doctor ko, I know that you feel young, you think young, but you always have to be conscious that you're not anymore. So, may ganun ding responsibility and taking care of. It makes sense, yeah. Right? Yeah. Yeah. Ako, ano naman, to be honest, nararamdaman ko siya sa pag halimbawa inom ka dati, 'di ba, pag umiinom ka yun talagang yes ganyan, inom ka talaga, yes, forever kang iinom, yun yung thinking mo, pinanganak ako para uminom, pero ganun talaga yung thinking ko noon, pero nung nito na magdapatita na hindi ko kaya pala. Parang nagsimula siya ng every other day, tapos yung... Mabilis na lang. Ang bagal na ng recovery. Kasi hindi ko pala kaya ng every other day. Kailangan pala weekends na lang. Ang galing. Tapos parang nagiging occasionally na lang siya. Yung parang, okay. Ngayon, actually, nangyayari siya sa akin na as of now. Wow. Yung parang nagkakaroon ako ng realization na hirap na akong makarecover talaga. Kasi aminado naman ako, isa yan sa hilig ko talaga. Mahilig akong uminom, mag-unwind. Kaya mahal ka namin, Drek Andre. Diba? Real talk lang. Gusto ko talaga yun. Pero pagka nagkaka-edad ka na pala, hindi na pala madaling makarecover. Parang ilang years na sinubukan ko. Kasi every other day, tapos hindi pa rin. Mm-hmm. Tapos, sige, every weekends na lang, tuwing Sunday na lang.
talagang, tas Monday, sisimulan mo yung araw mo na talagang ang bagal. Yung, okay, tatanggalin mo ulit. So, sa schedule mo na lang pala talaga ngayon. So, yun. So, feeling ko, nandun yung edad. Training. Nandun yung edad. Training talaga. I think Angelica is only 33 this year. Layo pa. Sobrang bata pa siya. Nagugulat niya ako. Nagugulat ako sa kanya pagka minsan yung tara inom tayo yung una nito na ako sa bahay. Tumatanggi ka na direct sa namo. Siya! Oh, okay. Hindi ako. Ako yung nagaya. So parang hindi na. May yoga ako bukas eh. Oh. May yoga bukas. Okay. Sige, di wag na lang. Yung nagugulat ako sa kanya. Pero yun kasi choice niya yun eh. Siguro ayaw na rin naman niya yung pakalat-kalat o painom-inom. Kabisit yung pakalat-kalat. Yung pakalat-kalat, diba? Oo. Panti-pantihan sa Japan. Ang tagal akong tinrain ng mga tita ko. Ang tagal kong painuman yung mga yan. Bata pa lang ako. Painuman ko na sila. Wala pa akong 18. Umiinom na kami. Hindi pala. Pagtungko ko ng 18! Ayan! VI pala naman. Ako, nag-inuman ka agad kami. 28 siya. Ayun. Tapos,